Wala nang keme-keming sinasabi, mag-straight to the point na tayo sa ating topic. So, madami nagtatanong sa akin kung bakit nawala ang ads mo, bakit nabura yung ibang mga videos mo, tsaka bakit umunti yung watch hours mo. Yun ang karaniwang laging tinatanong sa akin ng mga kakilala ko, ng mga friends ko. Kasi ganito yun. Gumamit ako ng reuse content. So, nakita nyo naman kanina sa mga slides ko kung ano nangyari. Yan, na-monetize na ako. Nalalaglag ang camera ko. Sorry. Na-monetize na ako. Tapos, nagka-ads na ako. Nakikita nyo naman. And then, after 3 days, nawala ang ads ko. Binawi sa akin. Dahil sa number one, sa iisang dahilan lang, nag-reuse ako ng content. Ano ba yung reuse content? Ibig sabihin nun, sa lahat ng videos mo, sa video na ginagawa mo, hindi kayo nakikita. Hindi kayo naririnig, ikaw ngayon gumawa ng video, ikaw yung creator, pero hindi ikaw mismo yung nakikita ni YouTube sa screen pag sinasala niya. So, ora mismo, pwede niyang tanggalin ang ads mo. Ora mismo, pwede niyang iban ang account mo. So, I was suspended for one month ako suspended. 1 month and 3 days akong suspended. So, nagantay ako na napakatagal. Kaya gumawa ako ng panibago kong account. Kasi parang nawalan ako ng gana, nawalan ako ng nalulumbay ako. Kasi eto na nag-ads na ako. Lahat ng mga YouTuber na nagsisimula pa lang, ito yung hinahanga. Tapos sinayang ko lang. Kasi nakinig ako dun sa mga napapanood ko ding YouTube na paano gumami ang subscriber at saka ng watch hour, na gamitin mo yung pangalan ng sikat para lagi ka, para panoodin ka ng panoodin. Yun yung ginawa ko, which is mali pala. Akala ko nung una tama, pero ang pagre-reuse ng content, pagre-reuse ng mukha, ng boses, ng video, ng ibang tao, ay mali. Kasi in the end, babalikan, babawiin lahat ni YouTube, lahat ng pinaghirapan mo, gaya ng ginawa niya sa akin. Kaya ngayon, na-monetize na ulit ako for the second time, hindi ko nagagawin na mag-reuse ako ng content. Kasi madaming nakikipag-VLS sa akin na nakikita ko puro artista, puro politiko ang nakikita ko. I am warning you guys na wag nyo na pong gagawin yun. Kasi babawiin din po sa inyo ni YouTube lahat ng pinaghirapan nyo. So, sa mga hindi pa namo-monetize, alam naman natin na ang bagong rules ni YouTube ay 1,000 subscribers and 4,000 watch hours na dapat mong bunuin sa loob ng isang taon. Ako, nabuno ko siya ng 3 months lang bago ako mag-monetize noon. Noong una kong monetize, 3 months lang kasi nag-reuse ako ng content. Halos 12 videos ang nabura ko. Tapos, natira na lang yung puro mga YouTube vlogs ko na ako talaga yung gumawa. Ako yung nasa video, boses ko yung napakikinggan. Ako talaga, yun lang yung tinira ko doon. Tsaka binura ko din yung mga copyright. Copyright na kanta. So, yun, binura ko din yun. As in, talaga nilinis ko lahat ng kalat sa YouTube ko. Inayos ko, pinaganda ko, as long as kaya ko, ginawa ko lahat. So, nasabi ko na nga sa inyo kung gaano katagal, 1 month ka mag-iintay sa kung ano man ang ibigay ni YouTube ko sa yung suspension. Meron pa nga nakalagay doon na pwede nilang burahin yung channel mo agad-agad dahil sa sobrang dami ng reuse content. Okay? Yun, nakalagay yun sa mga rules niya. At saka, ang do's and don'ts lang, number one lang talaga, huwag kang magre-reuse ng content. Huwag kang kukuha ng picture, ng videos, ng boses, ng kahit na sinong tao. Kahit na sinong tao, lalong-lalo na ang mga artista. Lalong-lalo na yung mga trending. Sa una lang yung masaya, pero sa bandang huli, iiyak ka talaga. Kasi ako,
nalumo talaga ako. Sobrang sakit para sa hanggang sa tinrabaho ko, pinagpuyatan ko para lang makuha ko yung goal natin mga YouTuber, natin mga vlogger, tapos binawi lang sa akin ng ganun kadali. Para lang akong pinatakam lang. Kaya, yun. From now on na may na-monetize na ako, na-monetize pala ako ng, nag-antay ako ng 5 araw. 5 araw ako nag-antay bago ulit ako na-monetize. Yan. So, hindi, nawalan talaga ako ng pag-asa kasi iba na papanood ko, 3 days lang, 2 days lang, nung bago sila mag-reapply, monetize na agad ako, napakatagal, 5 days, napakatagal na sa akin yun. Ang dami kong sleepless night, ang dami kong sakit ng ulo, ang dami kong parang lahat ng buong 24 oras ko, YouTube lang yung nasa isip ko. So, yun. Huwag kayong mag-reuse ng content as long as kaya nyo naman na may tiwala kayo sa sarili nyo, na kaya nyo mag-vlog, gumawa kayo ng magandang content, kung saan kayo magaling, yun ang gawin nyo. Kasi sa dami ng taong nag-YouTube, sa dami ng taong gumagamit ng YouTube, meron at meron dyang maghahanap ng in-upload mo. Maniwala ka, magkaroon ka ng belief sa sarili mo, okay? So, ano pa ba mga nakalimutan ko? So, ngayon na iba dyan na hindi pa namo-monetize, hindi nyo pa nakakamit yung minimum ng YouTube, kung meron kayong reuse content, please lang, burahin nyo na. Kasi hindi makakatulong yan para sa channel nyo. Hindi pwede ang mandaya, hindi pwede yung mabilis ang tagumpay, hindi pwede yung gumamit ka na ibang tao para lang sumikat ka or para lang magtagumpay ka. Mali. So, yun lang po yung advice ko para sa mga nag-aantay at mag-reapply ng for monetization. Kailangan nyo po munang linisin lahat ng kalat sa channel nyo bago kayo mag-reapply. Okay? Saka magkaroon kayo ng belief sa sarili nyo na mamomonetize kayo, na kayo lang yung laman ng channel nyo. So, sana itong video kong to, ngayong vlog na to, may natutunan kayo sa akin. Kasi yun talaga yung experience ko. Kasi gusto ko i-share sa inyo kasi alam ko napakasakit talagang isipin pag natanggal ni YouTube yung ads mo. Tinanggal niya yung kita mo, tinanggal niya lahat sa channel mo. Okay? Hindi lang pala ako nawala ng ads, nabawasan din po ako ng subscribers, nabawasan po ako ng watch hour na napakalaki. From 22,000 watch hour, naging 4,100 na lang po ang watch hour ko. Ganun siya kahigpit. So, guys, kung ako sa inyo, burahin nyo na po yung reuse content nyo and simulan nyo nang gumawa ng sarili nyong video. So, simulan nyo na mag-vlog na kayo mismo yung nakikita ni YouTube. Okay, so alam nyo naman ang lolo natin, napakahigpit. Hindi ko na ito pahahabain dahil siguro nasabi ko na lahat about sa reapply na na-experience ko. And sana may natutunan kayo sa mga advices ko. And sana gawin nyo din. Para ayoko naman kasi maging madamot. Gusto ko din i-share sa inyo yung experience ko, yung mga sakit, yung saya. Ngayon naman, okay na ako. Idediretso ko na lang kung ano yung mga ginagawa ko. So, thank you guys for watching. At sa mga bago pa lang sa channel ko, syempre, alam nyo na, subscribe po kayo and hit the notification. Ay, natanggal yung background ko. So, sorry guys. Hit the notification bell. And then, pahingin na rin po ako ng like dito sa video ngayon to kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo. So, thank you guys for watching. Bye-bye.